aksidente. Napanood ko sa TV niya. Mahigit na raw 40 ang namatay. 22 anyos lang siya at ikakasal na raw siya sa isang buwan. Hindi ba nakalulungkot? Napakabait pa naman bata. Alam niyo bang, estudyante ko yan nung grade 5. Napakatalino at magaling na leader. Sayang na sayang. O sige, Sito. Mag-iingat kayo. Tatang niya. Kanina pa sila umalis ng Gapan. Pauwi na ang ate niya. Dahan-dahan. Magbigay siya. Sige. Sige lang. Dahan lang ko ah. Bakit? 23. 7.29. Saka 7. 7.29. 29. Maura ka na umiro mamanay ah. Palakol at balisong. Ang talos ng kombinasyon nito. Tig magkakano? Tigli 5 piso lang. Sige. Uy, Mulong. Langhiya ka. Bebe Santo na. Mawetting pa rin. Arog talaga ka yan! Pag-araw pa tayo ang Diyos, samantalahin mo dahil yung kasalanan mo hindi nalilista sa langit. Sige, sige. Sa malayo, parang natutulog lamang si Charm. Maganda pa rin ang anak natin. Pero nung lumapit na ako, nung ko nakita yung putok sa kanyang ulo. Iisipin na lang natin na hindi siya nahirapan na bago malagutan ng hininga. Pero hindi tama, Pilar. Hindi tayo dapat naglilibing ng anak. Dapat nauuna tayo. Alam ko, mahirap tanggapin. Pero wag natin pangunahan ng Diyos. Magkasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka. Samahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming pagkakasala. Para magpapatawad namin sa salita at kapasalan sa amin. Sino to? Hindi ito si Char! Sino to? Bakit? Sino? Hindi ito anak natin! Ba't lalaki? Paano nangyari ito? Ewan ko sa inyo, kayo nagdala dito eh! Sino yan? Terrible naman. Sino yung lalaki niya? Ano ko sa inyo? Jerry naman! Hindi ko alam. Buen viaje!
Bakit? Bakit mo biyahe? Imbus na buwan suseso! Aray! Aray! Nagsisigip ang tip-tip ko! Sinto! Di ako makahinga! Di ako makahinga! Bilang gabi! Kapatid niyo ba si Salvador Buenviaje? Oo. Kinalulungkot ko po. Dala namin ang kanyang bangkay. Namatay po siya sa isang aksidente sa Nueva Ecija. Hindi niyo ba nabalitaan yung nagbangga ang dalawang bus no Lunes ng gabi? Narinig ko yung balita pero walong taon ko na akong kinalimutan yung kapatid ko eh. Ganun po ba? Pakipirmahan na lang po ito. Salamat po. Dadmulong! Pataya nga! Berlusio, buti dumating ka. Bakit? Ano tong kaon na to? Ano tap-tapin bangkay ni Kuya Dudong? Ha? Ano? Si Kuya nagpuli na. Kasama pala siya dun sa mga na-aksidenteng busa na iba siya eh. Naman, hanggang sa huling sandali, binibigyan ako ng problema ng kapatid ko. Hayop talaga, oo. Oh. Brad naman, patay na nga yung kapatid mo eh. Si Isay, kasama yung anak namin. Pumunta sa mama niya, eh, isang linggo raw bago umuwi. Sino mag-aasikaso ng burol niyan? Eh, patay naman yan. Hindi mo kailangang asikasuin. Hindi naman niya magre-reklamo kung di mo painumin ang kape. Puli, ini gusto mo, Lucy, susunog kita sa kuya. Sandali lang, relax ka lang. Eh, sige na. Pataya na lang, 12:37. Napaniginipan ko yan kagabi. 7 taon nang hindi pumuputok ang numerong ito, Brad. Malay mo, baka swerte yan dito sa pagkamatay ng kuya mo. Tagal ko nang kinalimutan si kuya mula nung ginahasa niya yung nanay ni Kapitan Intong. Kawawa naman yung matanda. Hirak bang kanggurang. Oo nga. Eh, 61 anyos na si Kaberta nun, di ba? Ang tindi ng sikmura ng kuya mo, Brad. Sabog kasi. Tagal na rin nun eh, no? 8 taon. Alam mo, nakakulong naman to rito. Kaya lang nakatakas ka agad. Para bulag pa gani. Brad Mulong, totoo bang naging hitman tong si Kuya Dodong mo sa Manila? Malay ko. Pero kung totoo mang naging hitman yan eh, hindi mo na ako magtataka. Asal hayop naman talaga ako kuya ko eh. Brad Lucio, bakit pa natin paglalamayan ng bangkay nito? Gagastos pa ako sa punerarya. Eh kung... Iapunta sa salog! Mapapakinabangan natin ang pagkamatay ng kapatid mo. Hindi mo kailangan gumastos. Paano man, Manoy? Naalala mo yung pangako ni Kapitan Entong? Ano rin? Hindi ba? Sabi niya sa'yo noon, magbibigay siya ng malaking pabuya. Ituro mo lang kung nasaan yung Kuya Dodong mo. Ay, 10,000. Eh, kung alam ko lang noon ang address ng kuya ko, di sana matagal ko nang ikinanta ito. Oras na para mangulekta, Brad! Sabihin mo kay Kapitan Entong, nandito na yung lalaking lumapas tangan sa ina niya. Special delivery! Maorag ka, Manoy! Matutuwa nga si Kapitan yan. Ay, tabangin ako! Ipasok natin sa loob! Ay! Magabat, Brad! Magabat! Tsaga-tsaga lang, Noy! 1, 2, 3! Bigat, Brad! Luhay, luhay!
Anong sabi sa funeraria? Babalik daw ho yung van para kunin yung lalaki. Hindi yan ang tinatanong ko. Nasaan ang anak ko? Hindi ko ho alam. Hinahanap pa po. Leche sila! Manang Pilar, di ho bale. Nakausap ko na si Congressman Benny. Tutulungan daw niya tayo makuha si Charm. Pumunta na ako sa Gapan at magpapadala siya ng sasakyan. Wala na ba ibang makakatulong sa atin? Huwag na ho kayo mag-alala. Close kami ni Charm kay Congressman. Kaya nga naman siya kinuhang ninong sa kasal eh. At sagot na daw niya yung gaso sa punerarya. Uy! Nag, babae ni! Ha? Ha? Oo ano? Eh, Brad, matagal-tagal ding nawala yung Kuya Dong mo eh. Baka nagpa-sexchange. Tara ka pa gani! Mga 20 anos lang yan! Babae to! Oo nga. Hindi maniniwala si Kapitan Entong nito. Anong ang gagawin natin? Alam ko na. Idikit natin yung ataol. May epoxy ako sa bahay. Sandali lang, ha? Sandali lang! Hoy! Huwag ko iwan dito! Dito ka na lang, Sito, ha? Ako na lang ang susundo kay Carmela. Pilar, pangako mo sa akin, kahit anong mangyari, iuwi mo rito ang anak natin. Oo. Sige. Tara na. Isa tayo. Magandang gabi. Magandang gabi, Father. Bakit po? Naparito ako para bindisyon na ng patay. Hindi po itong anak ko. Hindi ko nga kilala itong Poncio Pilatong ito eh. Kaya ibabalik ko na sa punerarya sa Gapan. Narinig ko nga ang malungkot na balita. Alis na po kami, Father. Sandali lang, Pilar. Kahit si Barabas o si Judas pa yan, dapat pa rin nating igalang ang bangkay. Nakikiramay ako, Jerry. Salamat. Si Tommy nga pala kasama ko. Nakikiramay ako. Salamat. By the way, si Manang Pilar, nanay ni Carmela. Salamat. Sige. Gabi na. Lumakad na tayo, ha? Kumanda sa akin ang punerary ng mga walang diya. Yeah. Gusto nga ako i-demanda ni Congressman eh. Ay, ako magulang ha. Kung may magdidemanda ako yun, hindi siya. Mga magandang loob lang naman ho. Alam ko. Hindi naman sa minimenos ko yung pagtulong sa atin ni Congressman. Kaya lang, hindi din ako madaling mapauto sa mga politiko. Di po, kapag binigyan ako ng pabor, eh, bilib na ako sa kanila. Eh, kaso si Charm, bilib na bilib sa kanya. Alam ko. Pero alam ko rin na malaki ang pakinabang ng pamilya mo kay Congressman, hindi ba? Engineer ang tatay mo, ikaw din, engineer ka. Ba, nangongontrata kayo sa gobyerno. Ilan bang kalsada ang pinangako sa inyo? Si kanyang high school pa lang kami nung naliligaw si Jerry kay Charm. Pero fourth year high school na kami, naging sila. Ang dami kasi maliligaw ni Charm. Bait kasi. Ang ganda. Talino. Mahusay pa makisama. Kaya nung naging sila ni Jerry, ang daming pusong nawasak. Gwapo naman si Jerry. Bagay sila. Type mo siya? Sampaling kaya kita dyan. Pamilyado akong tao, no? Eh, bakit? Bakla ka naman dati, ah. Dati yun, siyempre hindi na ngayon. Nagbago na ako nung pinakasalan ko yung misis ko. Pero nagkakagusto ka pa rin sa lalaki. Umahanga lang. Ano masama dun? Nagagwapuhan ka kay Jerry? Normal lang na humanga sa gwapong lalaki. Ba't ikaw? Hindi ka nagwagwapuhan sa kanya?
Oo, hindi siya pangit. Pero hindi ko iniisip yun. Oy, Tonyo. Okay lang na magwapuhan ka sa kapwa lalaki. Hindi ibig sabihin ng bakla ka na. Oh, tiga mo na. Ano binibilisan mo? Eh, nasa highway tayo. Hindi tayo pwede lakad pagong dito. Sa tingin mo, mayigis yung nasa likod natin. Malay mo. Nakita mo naman, Braga. Isang sabi ko lang kay Kapitan Entong. Ha? Ayan! Nagpadala agad ng punerarya. Pero, Brad, kinakabahan pa rin ako eh. Paano kung gusto niyang makita yung bangkay? Ang hina mo naman talaga, oh. Eh, paano ba na-aksidente yung si Dodong? Hindi ba nabangga ang dalawang bus? Hindi ba? Ha? Mm. Oh, kaya nakasara ang ataol. Palalabasin natin, nagkadurug-durug ang bungo, nagkalasug-lasug ang katawan, at hindi na kailangan ipakita sa taong bayan. Pwede nga, no? Oh. Mauta ka talaga. Salamat, ha? Basta ikaw! Salamat at dumating na rin ang kinaasam-asam kong hustisya para sa aking ina. Walang karapatang mabuhay sa mundo ang mga hayop na katulad ni Dodong. At salamat, patay na siya. Mamang, halika. Bakit, Entong? Iyan ang lalaking lumapastangan ng iyong pagbababae. Pantay na ang paa. Hindi na humihinga. Hindi na makakapaghasik ng kasamaan sa lupa. Sinong namatay? Si Dodong! Ang gumahasa sa inyo sa ilalim ng puno ng akasya! Naalala mo pa ba? Isipin niyo ang kahiupang ginawa niya sa inyo. Isang gabi, galing ka kay Latiyo Peldring, na nabigla may humila sa inyo. Dinala kayo sa dilim, kinabubawan! Natatandaan mo pa ba? Tinasa niyo yung palda, tapos pinunit! Entong! Alam ang sinasabi mo. Mamang! Magandang gabi, Kapitan Entong. Kaberta. Oh, Mulong. Maganda ang gabi nito para sa akin. Pwede ko palang buksan itong kabaong? Pagpaman, hinupunin niyo, Kapitan, pero... Sandali po. Bakit na? Sabi daw po kasi doon sa ano, may paisiyan nung na-aksidente yung kuya Dodong ko, parang ano daw po, lasug-lasug yung katuan, tapos nabasag daw po yung mukha, mare-mare mang itsura. Eh, baka daw po bangungutin yung taong makakakita? Yan ang hustisya. Hustisya sa lupa. Oh, tanggapin mo. Pinasaya mo ang malaaro ko. Mamang, tayo na. Ito, Kapitan. Nakita mo na? Kita mo na? Kulang to. Ano ka ba? Tama na yan, ha. Bibili pa ako ng pagkain para sa mga tao bukas. Sige. Sigurado mas maraming darating bukas pagdating ng sugal. Ayos lang ba yung Brad eh? Pero santo na bukas? Eh, okay nga na mag-operate ka ng wedding eh. Sino magre-reklamo, ha? Eh, yung barangay captain nga mismo ang gumagastos para sa burol. Ano ka ba? Sa bagay. Mauta ka talaga. Alam mo, iniisip ko nga, tatagalin pa natin ng mga 2 linggo. Mas marami tayong kikitain sa sugal pag ganun. 2 linggo? Mabubulok lang bangkay nung grabe ka naman. Eh, disaksakan natin ng formalin. Problema ba yun? Ano talaga? Pwede ba yun? Mag-isipan mo yun, Brad. O, sige na. Nantok na ako eh. Kita na lang tayo bukas. Balik na lang ako. Uy, teka. Huwag mo huyaman magsa dito. Wala akong matutulong sa inyo. Anong sa amin? Walang magpapantay sa patay. Sige na, diyak ka na. Magandang umaga ho. I-permit po ba ang dala niyong karo ng patay? Sige ho, sir.
Salamat ho. Ito, masapin nyo na lang. Si Congressman Benny Aguilar. Hello, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Yes, sir. Walang problema, sir. Sige, pwede na kayo malis. Okay na. Thank you. Buti kayo. Maliwet na sa'yo. Panayin mo, mo. Oh, Brad. Nakita mo na. Nandito na ang mga tao. Ang saya nito, Brad. Dami pa yan mamaya, Brad. Pagdating ng sakla. Huwag mali! Huwag ma! Pamulong, garnisan to ngayon. Haya ka naman sa Diyos. Anong pansinin yan? Po namin, nagkapalit po sila nung lalaking na ibigay sa inyo. Pero kinukumpirma pa po namin yon. Kahapon ko pa nireport ang malaking pagkakamaling ito. Hanggang ngayon, hindi nyo pa alam? Sandali lang po. Pasensya na. Sorry po talaga, Mrs. Ang pangalan po ng anak nyo ay? Buen suceso. Carmela, buen suceso. Opo. Ang naipadala po sa inyo ay bangkay ni Salvador Benviaje. Nagkamali po ang mga tauhan namin dahil halos magkapareho sila ng apelido. Miss, di ba ikaw yung kausap ko sa telepono? Kahapon ko pa sinabi sa inyo to ah! At di Diyos naman! May mga utak ba kayo? Sino? Sino ang kumuha ng bangkay ni Salvador Benviaje at saan dinala? Dahil kung totoo nagkapalitan ang mga bangkay, nandun ang anak ko. Sino siya? Nasaan? Ha? Ang bangkay po ni Salvador Benviaje ay na-claim po ng isang niyang kaibigan na taga Maynila na nagngangalang Danilo Austria. Kagabi pa po namin siya tinatawagan, pero hindi po talaga namin siya makontak. Bes, tawagan mo ulit. Huwag kang titigil hanggang hindi siya sumasagot! At bakit ganon? Binigay niyo lang sa isang kaibigan ni hindi man lang kapamilya? Ganon ba yon? Sige po, tatawagan na po namin ngayon. Mia. Hello? Hello? Is this Mr. Danilo Austria? Speaking, sino to? Sa Funeraria Santiago po ito, sa Megapan, Nueva Ecija. Kayo po ba ang nag-claim ng bangkay ni Salvador Benviaje kahapon? Oo, oh, ako nga. Ano problema? Pwede pong malaman kung nasaan ang bangkay? Pinadalong sa kapatid niya sa Bicol. Saan po sa Bicol? Sa Matnog. Matnog, Sorsogon. Matnog? Matnog, Sorsogon? Matnog, anong exact address? Bakit ba ang dahil mo mong tanong? Hoy. Inabot ako ng 10,000 piso ang amo mo, kaya huwag niyo akong busitin. At isa pa, mahal na araw ngayon. Babakasyon ako. Storbo ka. Ganon! Inabutan ka pala ng 10,000 piso! Sa korte na lang tayo mag-usap, hayop ka! Mrs! Mrs! Pinahalap sa'yo si Lodo. Tangay na. Habulin nila sa impyerno. Pero sayang siya na walang tayo ng magaling na hitman. Oo nga. Dami rin yung ikinumba para sa atin. Yun ang natural born killer. Walang kakurup-kurup kung pumisil ng gatilyo. Mami, miss ko yung hayop na yan. Matnog? Ang layo nun.
No choice, sir. Kahit Bian na Santo, tutuloy kami. Sige, mag-iingat kayo. Call me anytime kung may problema. At alagaan mo si Manong Pinan. Yo, salamat. Eh, sa akin ho, Manong, wala akong problema. Pinata po ako. Eh, si Tommy. Bakit? Ano ba ang problema kay Tommy? Eh, ma'am, kasi ang paalam ko sa misis ko, babalik din ako ng Tugigaro ngayong tanghali. Eh, kasi may reunion yung pamilya nila, nangako ko nga hapon. Swimming nga kami ng mga bata bukas eh. Wala ko talaga sa plano kung bumiyaheng Sorsogon. Palagay mo, linano ko itong biyaheng to. Pasensya na ko talaga, ma'am. Gusto ko man kayong tulungan. Eh, patay ako sa misis ko yan eh. Tommy, buhay ka. Humihinga. Yung anak ko, yun ang patay na. Kailangan ko pang iuwi at ilibing. Kailangan ko pa naman sana ang tulong mo. Pero hindi ako magmamakaawa. Kung ayaw mo sumama, bakit kita pipigilan? Pero mag-bus ka pabalik, ha? Dahil kasama ko si Tonyo at ang karong ito. Uy! Huwag ka na magkalala. Bibigyan naman ni Congressman ng malaking bonus yung sakripisyo ni Tony. Sige na. Sino? Ha? Ha? Kawawa naman kayo, Pilar. Ang layo pa ng biyahe niyo. Para sa anak natin, susugod ako kahit sa dulo pa ng mundo. At alam ko, itong manugang natin hilaw, ganun din. Kumusta na ang lagay mo? Ayos na ako. Nakakalakad na ako. Hoy, huwag kang magpapagod, ha? Okay lang ako. At maayos naman ang mga bata. Mamayang gabi, magnonobena kami para... Sweetheart? Oo nga, pero intindihin mo naman ako, sweetheart. Hindi naman kami mag-e-excursion sa Bicol. May nahabol kaming patay. Oo na, sorry na talaga. Sige na, ikaw na muna bahalang magpaliwanag sa mga bata. Oo, uuwi rin agad ako. Sige na. Bye-bye. I love you. I miss you. Mwah! 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 May pambuama ka pa. Ibang klase ka, Tomas! Hoy, Antonio. Huwag mo nga akong pinangingilaman. Palibasa, wala nagmamahal sa'yo, no? Wala. Nanang ko. Tatang ko. Aso namin. Girlfriend. Asawa. Meron. O di ba wala? Kasi wala nagkakamali. Mapili ako. Papili. Sabihin mo, walang pumipili sa'yo. Kaya tatanda kang binata, no? Eh, ano ngayon? Masaya ako sa buhay ko. Hindi ako takot mag-isa. Sanay ako na sarili ko lang ang iniintindi ko. Eh, kung mamatay ako sa oras na to, hindi ako takot. Dahil wala akong asawa at anak na magluluksa. Hindi ako takot mamatay. Hindi, sige. Bye-bye. Mauna ka na, no? Amay. Saya. Mga kababayan, nandito po ang ating senador ng masa, si Amay Bisaya, isang magaling na aktor at pamular na politiko mula sa Bohol. Iboto mo natin si Amay Bisaya, ang senador ng masa. Nila? Tubig na lang. Gutom na kami. Makabilis, ha? Salamat. Buti naman alam mo daan dito, ano? May kamag-anak kami sa Legazpi, eh. Doon ako tumira nung isang taon para graduate ng high school. Ah, eh sa tansya mo, anong oras ay makakarating sa Matnog? Siguro sa takbo natin ngayon, mga 24 oras pa. Kung dire-diretso. Walang tigil, walang pahinga, walang tulugan.
Hindi ba pwedeng bilisan pa natin? Eh, kung gusto mo, iwan natin yung ataol. Ano? Baktik ka talaga. Ang init sa labas, ano? Oo nga eh. Ini-imagine ko nga kung anong feeling na nakabarong sa loob ng kabaong, tapos nakakulog ka sa loob ng kotseng nakabilad sa araw. Alam mo, ang tanga mo, no? May pakiramdam ba ang patay? Diyos ko naman, no? Tigilan nga yung kabubuhan na yan. Baka ispiling kita ng tinidor, gusto mo? Iinit ang ulo ko sa'yo. Kais, tagal ng pagkain natin, ha? Excuse me. Wala garang na inyo, ha? Oo. Oh. Inyo ba yung karo ng pakta niyan sa rabas? Oo, oh, bakit? Hindi kayo pwede dito. Mamaras aking negosyo. Teka, huwag ko sinisigaw. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo ulit? Kayo dalang maras dito sa negosyo ko. Bakit tayo magyadala ng maras? Let's chika, kala mo kung sino kayong yabang-yabang mo. Nagbabayad ako dito. Wala, alis. Parang tadon to, ha? Wala na ho. Pakinakalam ninyo, ha? Pangit-pangit ang restaurant mo. Kasing pangit mo. Tubo ako sana ng pigsa sa tumbong. Wala ako. Pakinakalam ako. Tumbong niya, ha? Basta kayo, alis dito. Jerry, nasaan na kayo? Dito na ako sa Lokban, Quezon. Binibilis na ng aho namin eh. Ayos lang ba kayo? Si Manong Pilar, kumusta? Okay lang naman ho. Sige ho, Congressman. Salamat. Kasi tumigil. Namin ni Charm ang buong buhay namin bilang mag-asawa. Para rin namin gustong dalawang anak. Isang babae at isang lalaki. Ano ko ang gagawin ko ngayon? Bahay ka. Pagpatuloy mo lang ang paghinga. Kaya mo yan. Sakit mo. Oh, bakit? Kaya pala tayo tumigil? Umahagulgul si Jerry? Kawawa naman. Ang agi niya naging balo. Balo?
Di kaya natuloy yung kasal niya. Binata pa rin siya. Kahit na siyempre sa isip nun, mag-asawa pa rin sila, no? Gusto ko tuloy siyang yakapin. Ayan ka na naman. Susumbong talaga kita sa misis mo. Bakit? Yakap lang naman ah. Nakikiramay. Eh, halika nga rito kung ako kaya yakapin mo. Namatay nung isang araw yung kuko ko sa paa. Halika. Che! Oo nga, sabihin mo, ikaw ang mukhang kuko. Ayan na, halika na. Kumusta po kayo? Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon. Maraming salamat po. Maraming salamat, ha? Maraming salamat sa inyo, ha? Thank you, thank you. Lintik na po ni Raria yun. Pakukulong kong may-ari nun. Kausap ko lang kayo na si Jerry. Kung alam ko lang, nasa susugod na karating ang bangkay ni Charm, edi sana pinag-aeroplano ko nala sila. Nakakaya naman kay Manang Pilar. Huwag mo naisipin niya ang congressman. Ang laki na nga nang itulong mo sa pamilya ko eh. Pinapakonta ko nga yung mayor dyan sa Matnog. Kaya lang, hindi namin kapartido. Alam mo naman, mahigpit ang politika ngayon. Charm, kung tawagin natin si Carmela Buensuceso, dahil siya talaga yon. Bukod sa maganda siya, mahusay siya makisama at malapit sa masa. Kaya nga siya ang paborito kong leader ng mga kabataan dito sa Tugigaraw. She would have had a bright future in politics. Sayang na sayang, dahil sa kasamaang palad, pumanaw siya ng Lunes ng gabi ang ating pinakamamahal na si Charm. Kung ako'y ihalal niyong muli, ang una kong gagawin pagbalik ko sa Kongreso ay panagutin ang mga kumpanya ng bus na responsable sa aksidente yung kumitil sa buhay ni Charm. Mabuhay si Congressman Benny Aguilar! Nakatay ka na po. Mamaya panalitan lalaki ako. Ayan. Oh, wala na dito. Bisita ng asawa ko dahil ang mahinila. Ano yung tangari? Nang dumating mo yan eh. Nakakatuwa mga walang hiya.
Natatawa nga rin. Aring oros! Ay, oros! Favorite ko yan! Kabayong bastos! Ay, diting kabayo! Nasaan akin ha? Ay, nasubo ko na! Ang basta naman natin, te, sa bagay. Basta naman yata laro dito. Ay, bongga ko, Olivic dito. Kakaibang kultura. Ayun, walang tumama. Walang tumama. Kabigla, sabi sa'yo, magdagdag pa tayo ng isang table eh. Wala na tayo palalaki mamaya. Bahala ka. Ah, ma'am. May tama po ako, kandidato po ako. Pwede pong pakidala lang po sa ospital? Wala lang po kami kaming dala sa sasakyan. Sige na po. Sige. Salamat po. Ay, salamat po. Saan ba ospital dito? Sa Bandarun po. Sige. Mga 2 kilometro po. Bilisan mo, bilisan mo. Salamat po talaga. At tagka-Kamsur kayo? Ay, hindi ho. Ako nga pala si Mario Villegas, kandidato para vice gobernador. Siya si Rene, ang aking campaign manager. Magandang gabi ho. Eh, sino po sila? Ah, si Pilar ako, si Jenny. Ah, Pilar Jenny. Isugat kayo ha? Oo nga eh. Taplis lang pero sobrang kirot. Pero malayo sa bituka. Eh, ganito talagang politika eh. Pero mukhang mabubuhay naman kayo. Yung dalawa, patay yata. Eh, bystanders lang po, ma'am. Nadamay. Ano? Mawa naman. Ma'am, yung... Yung po bang karo sa likod? Kasama nyo? Ah, oo. Mahabang kwento. Huwag mo nang usisain. Ako, masamang pangitain yan, ha? Eh, kung pwede po, diretso nyo ako sa ospital. Wag sa sementeryo. Oo naman. Wala namang butante doon. Ano pong wala? Pati mga patay nakakaboto na ngayon eh. Walang imposible sa Pilipinas. Ayan ako yung hospital. Ay, naku, huwag dyan. Huwag dyan. Para tayo mo dyan? May kasunod pa yan. Diretso ka lang, malapit na. Eh, kasi po, ma'am, yung may-ari ng hospital na yan, pamilya nung kalaban ko sa politika. Baka sila utak nitong pamamaril na to eh. Lalong natuluyan ako. Ha? Opo. Sakit. Diyan. Para na po dito kami. Para na. Ma'am Pilars, Jerry, salamat po talaga. Sige. Gusto ko man kayong kamayan, pero dugoan tong kamay ko. Wag na. God bless you po. Mag-ingat kayo. Sige. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Yan ang ayoko sa politika. Iba ang serbisyo publiko kaysa politika. Yan ang lagi ko sinasabi kay Charm. Pagod na ako. Pahinga muna tayo. Ganap ka na matutuloy yan. Sige. Alam kong mahal na araw ngayon, Mulong. Pero dapat magsaya ang lahat dahil patay na ang kuya mo. Kapitan, napakabuti niyo sa akin. Maraming salamat. Tinutulungan niyo kami. Salamat po talaga. Eto, tayo na lang. Saan po ito? Para libre makakantaan lahat. Kwarto nito para sa ating dalawa. Pwede pang kumuha ng ibang kwarto dyan? Hoy, alam ko yung iniisip mo. Ano akala mo gagapangin kita? Please lang, hindi kita type. Malay ko. Aba, ilusyonado. Sweetheart, buti naman napatawag ka. Oh, kamusta mga bata? Ikaw na, bahala magsabi sa kanila kung bakit di ako nakapunta. Miss na kita. Miss. Ikaw na mag-explain kung bakit hindi ako nakauwi ngayong gabi, ha? Sige na, tatawag na lang ulit bukas. Okay, sige, I love you.
Sigarilyo ka pala, ha? Minsan lang, ho. Pag hindi makatulog. Nakakainis, ano? Patang-pata ang katawan natin sa biyahe, pero... gising yung diwa. Anong Pilar, pwede ho ba magtanong? Oo. Oh, ano yun? Sa tingin niyo ba, karapat-dapat ba akong pakasalan ng anak niyo? Dahil aminado ako na minsan hindi ako naging tapat sa kanya. Bakit mo man tinatanong pa yan? Naalala ko kasi nung isang taon, bago mag-Valentine's Day, nahuli niyo akong may kadate na ibang babae. Pinagsisihan ko ng gusto yun. Napatawad naman ho ako ni Charm. Pero tayo, hindi pa po natin napag-usapan yun. Nahihiya po ako. Jerry, tapos na yun. Manang mahal na mahal ko si Charm. Siya lang ho talagang babae para sa akin. Alam ko. Sige. Iwan na muna kita. Sige ho. Nangmumulto! Si Kuya Nonong ko! Ah! Ay! 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 Ay!
Ang karo ng patay, nawawala. Ha? Nawawala ang karo. Totoo ba yan? Ano nangyari? Hindi namin alam, Manang. Basta nawawala siya dun sa pinaradahan namin, wala siya dun. Anak, Marius. Magandang umaga ho sa inyo. Sa inyo ba yung karo ng patay? Oo. Bakit? Amin ka. Eh, asan na ho? Oo, nasan? Legal parking kasi kayo eh. Kaya hinila ng Riga kanina. Kalon? Ang lupit niyo naman. Sabado di Gloria, nangahata kayo ng sasakyan. Oo nga. Wala kayong patawad. Karo pa ng patay. Wala kayong awa. Patay ang Diyos sa araw na ito. Pero ang batas, buhay na buhay. Talaga lang, ha? Ang malayo ang pinanggalingan nyo, ha? Tagasan ba kayo, ha? Malayo, sa Tugegaraw. Pamunta pa kami ng Matnog. Uy, layo. Mm-hmm. May dala ba kayong permit? Para sa karo ng patay? Oo, oh, meron kami special permit galing sa congressman okay. Namin. Pwede ba kita? Ay, sandali. Hindi, wag na. Lika nga. Alam mo, dalawang araw na kaming nagbabiyahe. Hindi namin kailangan ng abala mula sa'yo. Kaya, pwede ba diretsahan na lang? Magkano kailangan mo? Sige, diretso kong diretso. Na? 2,000 para buhaya sa umila. Buhaya talaga. Hindi pa tapos. 2,000 At 3,000 para sa machong pulis. Suapang. Para ano, mamas ko? Pasko ng pagkabuhay bukas. Ayaw nyo ba? Kala ko ba nagmamadali kayo? Baka naman pwede. Sige na, sige na, tama na. Okay. Sige, ibigay rin pala kayo. Talaga naman. Isang oras na kami bumubiyahe. After lunch, siguro kami makakarating. Mag-iingat kayo, ha? Oh, hanggang muna. Init eh. Thank you. Alam mo, sinilip ulit yung mukha ng pasahero natin kanina. Talaga? Wala lang. Curious lang ako. Alam mo, yung itsura niya parang mukhang hindi gagawa ng mabuti. Nakakatakot. Talaga? Ibig sabihin, para siyang masamang tao. Wala sa itsura yan. Maraming mga gano'n dyan, hubod naman ng salba eh. Pwera si Charma. At marami namang usilak ang kalooban dyan, na ubod naman ng pangit. Gaya mo. Tarantado, baka ikaw. Sa akin lang kasi, yung mukha niya, para talaga siyang kampo ng demonyo. Bukas naman, oh. No? Oh, magkano na yan? 6,364! Sabi ko sa'yo, eh. Eh, kikitain mo ba yan dyan sa paweting-weting mo na yan, ha? Eh, dapat nga, mas marami pa yan dyan, eh. Kung hindi nagtakbuhan yung mga tao sa takot sa'yo kagabi, gago ka kasi. Nakita ko talaga si Kuya. Nakatingin sa akin, nalilisik ang mata. Tanga! Sobrang lasing ka lang, no? Hindi ako lasing, nakita ko talaga. Nakatingin sa akin, eh. Pinagsasasabi mo, akin na yung parte ko, akin na yung parte ko. Ano to? 1,500? Eh, mahigit 6,000 yan, eh. Dapat 3,000 yung sa akin. Oh, 2,000 rin. Huwag ka naman masyadong gahaman. Mulong naman. Anong gahaman pinagsasasabi mo? Ano ka ba? Eh, hindi ba ideya ko lahat to? Eh, kung hindi dahil sa diskarte ko, magkakamal ka ba ng ganyang karaming salapi? Pinapartihan naman kita eh. Oh, pero dapat hating kapatid. Ano ka ba? Kapatid ba kita? Isa lang ang kapatid ko. Ayan oh, pinaglalamayan natin. Eh, gago ka pala eh. Gusto mo sabihin ko sa mga tao na hindi si Dodong ang laman ng kabaong na yan, ha? Gusto mo sumbong kita kay Kapitan? Eh, hayop ka pala eh! Ikaw may pakinanan lang ng ito eh! Mulang sinong patay? Isay? Nabalitaan kong may patay dito, kaya umuwi agad kami ni Maymay. Ang Kuya Dodong mo pala, matagal mo nang tinuring na patay yan, di ba? Maliit pa lang kami sinumpa ko na yan. Puro kasamaan sa kapwa ang alam. Bakit sarado ang kabaong? Basag ang mukha, matatakot lang tayo. Naiintindihan ko kung bakit nagsasayang ang kapitan. Pero kung puro sugal,
sayawan, at kantahan sa mahal na araw, Mulong, mahiya ka naman. Pinilit lang ako ni Lucio. Pinilit? Aba, wala ka bang sariling bait? Oh, sige, wala nang karaoke, wala nang sugal. Salamat. Papa, kapatid mo yung patay? Oo, oh, anak. Alam mo, yan ang tiyo dodong mo. Kaya lang hindi mo siya nakilala kasi doon siya nakatira noon sa Manila. Maymay, mabuti nang hindi mo siya nakilala. Hindi siya mabuting tao. Bakit? Alam mo, anak, marami siyang nagawang kasalanan na mahirap patawarin. Pero sabi po sa misa kahapon, namatay ang Diyos para iligtas tayo sa kasalanan. Totoo yun, pero kailangan natin pagsisihan ang mga ginawa nating kasalanan. Pero palagay ko, hindi marunong magsisi ang tiyo dodong mo. At malabo siyang humingi ng tawad sa Diyos. Pero paano po kung nagsisi naman siya bago siya namatay? Di natin alam, baka humingi siya ng tawad sa Diyos. Maaari, hindi nga natin alam. Eh di pwede siyang makapasok sa langit. Siguro. Ay, hilintian! Hindi pa payag si Satanas. Ano? Kasama niya ako. Ano yan? Ano nangyayari dito? Basta sumakay na lang. Ano ba yan? Ang dami nakikisakay sa kanila. Ang laki naman sa atin. Hinahanap ko si Leo. Bakit ba sunod ka ng sunod? Ano gusto mong gawin ko? Hayaan na lang kita na magwala sa kalsada. Pasensya na ho. May mabigat lang siyang problema sa pamilya. Matagal ko na siyang kina-counseling. Ah nga pala, dyan na lang sa may susunod na simbahan kami bababa. May mga 5 kilometro lang. Alam na niya ang tungkol sa atin. Paano niya nalaman? Kaya na. Nangyari na ang kinakatakutan ko. Kagabi nung sinipingan mo ako, nakita niya tayo. Kaya siya naglayas? 10 taon na si Leo. Iba na ang pag-iisip nun. Napakalaki ng respeto niya sa'yo bilang pare. Ngayon, anong gagawin natin? Ha? Anong sasabihin natin sa kanya? Ipapaliwanag ko sa kanya na nagmamahalan tayo dati pa. Mahal na mahal kita, gaya ng pagmamahal ko sa Diyos. At mahal ko rin siya bilang anak ko. Diyan lang ho kami sa misimbahan. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Kayo rin po. Salamat po. Anak! 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 Anak, saan ka nagpunta, anak? Ha? Anak, umuwi na tayo. Hindi na tayo magkakahiwalay.
afternoon po. Po, Melek, ganbal lang po. Pwede po ba natin buksan yung compartment natin? Pwede po, check-in po natin yung lahat ng loob. Gun check lang po tayo, ma'am. Wala po tayong problema. Ma'am, pwede pong bakibukas yung bag po. Ano ba to? May gira ba? Ang tingin mo sa eleksyon, patintero lang. Eh, nakita mo nga yung kandidato na paril kagabi, di ba? Oo nga eh. Diyos ko. Eh, puro mga saking kasi sa pera. Ang kapangyarihan, no? Hindi, tsaka kailangan talaga ng checkpoint dyan kasi ang daming rebelde dyan sa paiko. Belt lang to. Saglit lang to. Sige. Sigurado ka saglit lang. Saglit lang to, saglit lang. Oh, ano nangyari? Eh, nasira daw ho yung fan belt. Huh? Eh, wag ho kayo mag-alala. Mabilis lang naman ho ayusin yun. Mag-aalas-tres na eh. Eh, sabi naman ho nung ali, 8 kilometro na lang, matnog na. Oo nga, pero hindi natin alam ang address ng patay. Maghahanap pa tayo. Baka abutan tayo ng dilim. Bilisan nyo. Sabihin mo sa kanila. Sige ho. Uy, bilisan nyo daw. Hahanapin pa natin yung patay. Kaya sa darating na halalan, kung gusto ninyong ipagpatuloy ang kaunlaran na nasimulan natin dito sa ating bayan, wala kayong ibang gagawin kung hindi markahan ang bilog sa tabi ng pangalan ng inyong mayor, Mayor Antonio Mejia, para alkalde. Mukhang may mga bisita ho tayo ngayong gabi. Kami pala, Jerry. Dito tayo mag-usap at medyo tahimik. Alam niyo naman ang mga barangay, napakaingay ng mga tao dito. Anyway, I heard na hinahanap niyo daw ang tirahan ni Salvador Benbiahe. Opo, Mayor. Hindi ako makapaniwala na galing pa kayo ng Tugigaraw. At narito raw kayo para makipagpalit ng patay. Masalimuot na kwento, Mayor. Si Salvador Benbiahe ay ang number one most wanted man dito sa Matnog. Isa siyang convicted rapist na tumaka sa Sorsogon Provincial Jail 8 years ago. Kung hindi ako nagkakamali, eh, nakatira siya sa... Saan po? Sa Barangay Santa Elena. Isang liblib na po. Naku, Jerry, mag-iingat kayo, ha? Dahil malapit siya sa puta ng mga rebelde. But anyway, pasasamahan ko kayo sa dalawa kong bodyguards. Maraming salamat po, Mayor. Okay, sige, Pilar. Opo. And Jerry, by the way, kung may time ka mamaya, bumalik ka for dinner. Sige. Okay. See you. Salamat. Dito ang shortcut. May iba pang tulay pero mas mabilis dito. Para meron siyang putukan. Baka po kayo. Nangyari. Baka kayo. Katapusan na yata natin to. Ayoko mamamatay. Tulo. Huwag ka mag-alala. Ako mismo maghahalit siya sa langit. Nasaan kamay? Ano naman ang kabaong? Ano ba sa palagay mo? Patay. Burap. Ha? Paano yun? Baka guni-guni mo lang yun. Oh, eh, tagal ng patay niyan eh. Oh. Burap pa.
Sige, tumuloy na kayo. Tutulungan namin kayo. Salamat naman. Sige. Wala nang sugal. Wala na yung mga bisita. Wala na rin tayong kita. Eh, kasalanan mo eh. Bukas tapos na yung Holy Week. Baka naman pwede sa Lunes. Pwede ulit kakausapin ko si Isay. Isusoli ko na kay Kapitan yung video. Kay nasa na ba? Tinago ko, pero huwag mo mo nang susoli. Hindi na, sasabihin ko na kay Kapitan yung totoo. Ayaw mo makisama, gago ka. Tinan mo, yung garapon dito, ang daming pera nawawala. Tinakaw mo, no? Hoy, hoy. Huwag mo akong pinagbibintangan, ha? Huwag na nakaw ka, eh. Igago ka pala, wala kang utang na loob, eh. O, ano? Huwag ka naman! 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 O, ano? Huwag ka naman! Huwag ka! Ulini na mo! Huwag ka naman! Huwag ka naman! Huwag ka naman! Ano ba yan? Nasa kabaon? Dito ba nakatira si Salvador Buendia? Oo, kapatid ko siya. Eto nga, pinaglalamayan na namin. Sigurado ka? Nagbiyahe pa kami mula sa Tuguegarao para dalhin dito ang bangkay ng kapatid mo eh. Eto siya, hindi ba? Hindi ako nagkakamali. Ang pinaglalamayan niyo ay ang bangkay ng anak ko. Hindi ba? Hindi ba? Pwede bang iwan niyo lang kami sandali? Gusto ko nang makasama ng mag-isa si Charm. Char! 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 Nandito sa loob! Kapitan, Kapitan, magpapaliwanag po sana ako. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Kapitan, total, nandiyan na naman po yung bangkay ng Kuya Dodong ko. Kung gusto niyo po, turuan niyo na. Tumitiga kayo. Gago! Kala mo nga patay. Dito na po kayo magpaumaga para makapagpahinga kayo. Salamat. Pero, aalis kami bago sumikat ang araw, ha? Sige po. Pagdasal po natin si Carmela. Sige. Pati na rin si Dodong. Hali kayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming kakasalan. Para nang patawad namin sa lahat ng kakasalan sa amin. Hindi po kami natin sa tukso. Kaya diyan po sa lahat ng kasama. Amen. Amen.
Salamat, Manang Pilar. Kala ko hindi na pakusapin. Ito na huli nating pag-uusap. Makakaasa ka na mababao na sa hukay kasama ni Charm. Ang lihim niyong dalawa. Nisisito walang alam dito. Walang iskandalong makakasira sa'yo. Di ba yan naman ang inaalala mo? Mali, Manang Pilar. Mahal ko si Carmela. Nagmamahalan po kami. Sinungaling. Hindi ako naniniwala sa'yo. Masaya ka dahil wala ka ng problema. Hindi po totoo yan. Pinapunta mo si Charm sa Maynila para ipalaglag ang bata. Hindi kaya ng konsensya niya. Handa siyang magbuntis. At harapin ang iskandalong kinasasangkutan ninyo. Pero ngayon, patay na ang anak ko. Patay na rin ang apo ko. Thank you.